Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami ay nalayo sa iyo dahil sa aming mga kasalanan at kami ay naligaw. Subalit kinabagan ninyo po kami at ang parusa na nakaatang sa amin, ang Panginoong Hesus ang tumanggap nito sa krus. Sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo, kami ay naligtas at nilinis magpasawalang hanggan ang aming mga kasalanan. Panginoon, iniligtas ninyo po kami at ginawang mga anak ng Diyos. Binigyan ninyo kami ng kamangha-manghang pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng inyong biyaya. Kami na mga naligtas sa pamagitan ng inyong mahalagang dugo, kami na inyong mga anak ay nagkakatipon ngayon upang papurihan ang iyong biyaya, matutunan ang iyong salita at magkaroon ng banal na fellowship kasama ka. Nagpapasalamat din po kami sa biyayang ito. Pakiusap, O Panginoon, ingatan ninyo po kami at panghawakan ng inyong mga kamay. Dalangin namin na pagkalooban ninyo kami ng sapat na biyaya. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na kami ay makapamuhay ng may kabanalan sa natitira naming buhay ng nararapat bilang anak ng Diyos. Pakiusap, tulungan ninyo po kaming manindigan at manatili sa ganitong paraan. Habang papalapit na ang katapusan ng mundo, nalalaman namin na ang mundong ito ay mas puno na ng kasalanan, nagiging lugar na talagang nakakatakot at nasa kadiliman. Gayunpaman, ang Panginoon ang nagpoprotekta sa amin, nagbibigay ng kapayapaan, kalayaan, at gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan sa gitna ng mga bagay na ito. Lubos po kaming nagpapasalamat sa pagtulong ninyo sa amin hanggang ngayon. Hinihiling po namin na kumilos ka sa amin at tulungan mo po kami na mabuhay sa natitira naming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Pakiusap, pahintulutan mo po kaming panghawakang matibay ang gawain na ipinagkatiwala mo sa amin bilang bahagi ng inyong katawan. Nawa, magamit po ninyo kami ng may kahalagahan. Dalangin namin ang lahat ng mga churches sa buong mundo, ang mga iglesia na nasa mahirap na sitwasyon. Nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat nalalaman namin na iniingatan mo kami. Pakiusap, patuloy po ninyo kaming panghawakan ng inyong makapangyarihang kamay at ng salita. Sa lahat ng mga dumaranas ng kahirapan at pagsubok sa kanilang buhay, pakiusap. Ibigay ninyo po sa kanila ang sapat na biyaya upang walang sino man ang matisod sa kanilang pananampalataya. Hinihiling po namin na ipagkaloob ninyo sa amin ang napapanahong salita at gabayan kami sa lahat ng katotohanan. Sa oras na ito, pakiusap, gabayan ninyo po kami ng inyong banal na salita at ihayag sa amin ang banal mong kalooban. Tulungan ninyo po kami na sa aming mga kahinaan at bigyan kami ng karunungan upang maunawaan namin ang katotohanan at upang magkaroon kami ng kalakasan at lakas ng loob upang sundin ang iyong kalooban. Ipinagpakatiwala po namin ang buong oras na ito sa kamay ng banal na Espiritu at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Tito, chapter 2. Chapter 2, verse 11 hanggang 14. Basahin po natin ang Tito, chapter 2. Mula po sa verse 11. Tito, chapter 2, verse 11 hanggang 14. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin
upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ang COVID ay mabilis na lumalaganap sa buong mundo. Nagdudulot sa mga tao ng kahirapan at gayon din ng kamatayan. Kahit sa gitna ng ganitong kahirapan, ang Diyos ang kumikilos at iniingatan ng ating pananampalataya at gayon din ay tinutulungan ang lahat ng churches sa ating bansa upang aktibong ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi lamang ito, siya rin naman ay kumikilos sa lahat ng churches sa buong mundo at tinutulungan sila na aktibong ipangaral ang Ebanghelyo at makita ang gawain ng pagliligtas sa maraming kaluluwa. Ang mga kaganapang ito ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Kaya dahil dito ay dapat nating magpasalamat at luwalhatiin ang Diyos. Ngayong bagong taon, sigurado po ako na ang Ebanghelyo ay ipinapangaral ng mas aktibo. Labis po akong nagpapasalamat sa Diyos dahil nagkaroon tayo ng Bible Seminar nung nakaraang linggo. At magkakaroon po tayong muli ng Bible Seminar next week. At ang gawain ng pagliligtas ng maraming kaluluwa ay magaganap. Desperado tayong nagnanais na ang mga taong hindi paligtas, yung ating pamilya, kamag-anak, kapitbahay, at iba pang tao ay maligtas kung paanong ang Diyos ay nagnais na maraming kaluluwa ang maligtas. Ako po ay umaasa na ang taong ligtas ay hindi lamang makontento sa kanilang kaligtasan bagkus ang kanilang pananampalataya nawa ay lumago habang kasama nila ang kapulungan ng mga ligtas at makapamuhay sila sa nararapat bilang mga anak ng Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Sa tingin ko, kailangan ko pong magsalita para sa mga bagong ligtas. Dito po sa Biblia, merong mga salita na nakasulat para sa mga hindi ligtas. Napakaraming salita ng kaligtasan na tumutulong sa mga tao na maligtas. Marami ding salita kung paanong mabubuhay ang mga naipanganak na muli na Kristiyano pagkatapos maligtas. Ngayon, paano tayong mga Kristiyanong ligtas mabubuhay? Ito po ay napakahalaga. Ako po ay nalulungkot na makita ang napakaraming tao na hindi paligtas. Hindi nila nalalaman na sila'y naliligaw at hindi rin nila alam yung nakaambang panganib. Yung walang hanggang paghukom ng Diyos at pagwasa. Sila'y nabubuhay para lamang sa mga makalupang bagay na nakikita. Nakikita ko ang maraming tao na nagsasabing sila'y ligtas na. Subalit, kontento lamang sila sa isang bagay na sila'y ligtas na at hindi nabubuhay ng karapat-dapat bilang Kristiyano. Ito po ay kaduda-duda. Kaduda-duda kung tunay nga ba silang naligtas. Kapag ang sanggol ay ipinanganak, ay kailangan niyang lumaki ng maayos. Habang siya'y lumalago, ang kanyang pananalita ay nababago at ang kanyang buhay ay nababago paunti-unti. At yung magulang, siyempre natutuwa at pinupuri niya o pinupuri siya ng maraming tao. Gayon din naman, napakahalaga sa isang ligtas na lumago sa pananampalataya at mabuhay ng karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Kaya nga, dun sa 1 Korinto, chapter 3, makikita natin doon si Apostol Pablo, nagtungo siya doon sa Korinto upang ipangaral ang Ebanghelyo at maraming tao yung naligtas. Pagkatapos, yung Corinthian Church ay naitatag.
Nagsalita sila ng mga wika at nagpropesiya dahil nagkaroon sila ng biblical na karunungan at tumanggap ng espiritual na pagpapala. Ngunit nahulog sila sa pansariling kasiyahan at naging arogante. Hanggang sa puntong yung pinaghusgahan nila o hinusgahan nila si Apostol Pablo. Sa 1 Corinto chapter 3, sabi ay, kayo'y tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ang ibig sabihin ay, marami ng oras ang lupipa, subalit kagaya pa rin sila ng mga sanggol. Hindi sila kumakain ng pagkaing matigas, ngunit umiinom lamang ng gatas. Yung pagsuso ay dapat tumagal lamang ng ilang buwan, hindi po ba? Yung bata na 1 taong gulang, 2 o 3 taon, ngunit sumususo pa rin siya ay hindi na po tama. Kung pagmamasdan po ninyo yung mga hayop. Pagkatapos ng ilang panahon, yung nanay ng hayop na ito ay pinapaalis niya yung anak niya para matuto silang tumayo ng sarili. Sinasabi sa Hebreo chapter 5 verse 14, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa at nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ipinapahiwatig dito na ang mga taong nakakaunawa ng kalooban ng Diyos ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mga matured na Kristiyano. Kaya ang mga taong nagsasabi na sila'y ligtas na, subalit maging 1 taon pagkatapos ng kaligtasan, ang kanilang pananampalataya ay hindi pa lumalaki o lumalago at hindi nakakapamuhay bilang binagong Kristiyano, ay nasa ilalim pa rin ng pagkabata. 1 taon na po ba ang nakalipas pagkatapos kong maligtas? Marami din pa akong alam tungkol sa Biblia. Sa panlabas, may mga taong nag-iisip sa kanilang sarili na parabang lumago na sila. Subalit, sila'y mga bata pa rin sa paningin ng Diyos. Mahalaga po yung kaligtasan. Subalit, pagkatapos maligtas, ang lumago ang ating pananampalataya at mabago ang ating pamumuhay upang mabuhay na kalugod-lugod sa Diyos bilang anak niya ay lubos na mahalaga. Sinasabi ng Biblia kung paanong dapat mamuhay ang bawat Kristiyano. Kaya doon sa Mateo 5:48, sinabi ni Jesus, kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ang salitang ito ay para sa mga ligtas. Ngayon, ang mga makasalanan na patungo sa kapahamakan ay naligtas. Bago tayo maligtas, sumunod tayo sa Diablo na kumukuha sa kapangyarihan ng himpapawid. At unti-unting naging tulad ng Diablo. Kung titignan natin yung sanlibutan, ang tao ay mas lumalala at mas nagiging mas masama. Subalit ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila ay mandaraya at madadaya. Kaya ito'y puno ng kasamaan. Gayunpaman, dahil nagbalik tayo sa Diyos pagkatapos maligtas, dapat magbagong ating puso at buhay at ngayon ay kailangan nating tularan ang ating Ama sa langit. Kaya't kayo'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ito yung utos at kalooban ng Panginoon. Kaya dapat nating isipin kung paano lalago ang ating pananampalataya, kung paano tayo mamumuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos, at kung paano magiging katulad ng Diyos ang ating personalidad. Siyempre, ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng sariling sigasik o pagsisikap. Napaka-natural at hindi mahirap para sa isang bata na ipinanganak at lumaki sa mga bisig ng ina at tumanggap ng pagmamahal at mangangalaga ng buong pamilya. Ito ang mga bagay na napakadali at natural na nangyayari. Ang buhay Kristiyano ay hindi ganong kahirap. Kaya pagkatapos na maligtas, ang kailangan nating malaman ang tulad na sinabi ni Jesus dun sa Juan chapter 15 verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y panatili sa akin at ako'y sa inyo. Kung nakatanggap ka ng kaligtasan, kayo'y mananatili sa akin. Kung gayon, ang Panginoon ay kasama natin. At sa Juan 14:20,
Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Nananatili tayo sa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin. Hindi ba nakakamangha po ito? Kaya dapat nating malaman na ang buhay ng isang born again Christian ay buhay na nananatili sa Panginoon. Ano ang pananatili sa Panginoon? Meron ding himnong ganito, sabi, I have learned how to abide in Jesus. Kailangan nating matutunan kung paano manatili kay Jesus at kung ano ang nananatili kay Jesus. Kaya nga, doon sa Juan 15, sinabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ngayon na ang sanga ay nakakabit sa puno ng ubas, nangangahulugan ito na tayo ay nasa Panginoon at nasa puno. Pagkatapos, yung puno ay lumalaki. Tapos namumunga sa pamagitan ng pagtanggap ng dagta mula sa ugat ng puno. Ito ay konektado. Kapag tayo ay nananatili sa Panginoon, yung kanyang saganang biyaya at buhay ay ibinibigay sa atin. At yung ating pananampalataya ay lalago ng lalago. Ito ay natural na mangyayari. Nang nakaraan, sinabi ko kung ano ang ibig sabihin ng namumuhay sa Panginoon. Madaling ipinaliwanag sa atin ni Jesus ang tungkol sa katotohanan ng Panginoon sa pamagitan ng mga talinhaga ng mga natural na pangyayari na maunawaan ng sinuman. Yung puno ng ubas at yung mga sanga. Uulitin ko po, si Jesus ang ulo at ang mga naligtas ay ang mga sanga na nakakabit sa ulo at ito ay tinatawag na ang katawan. Kung gayon, nasaan ang sentro o ang namumunog? Yung ulo. Kaya sa unang Korinto, chapter 12, verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. Tayo ay grupo ng mga naligtas. Tayo ang katawan ni Kristo. Ganon din, sa unang Korinto, chapter 12, verse 13, sinabi doon, sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, sa sandaling tayo ay maligtas, natanggap na natin yung biyaya at buhay mula sa Diyos. Nabautismuhan tayo sa banal na espiritu nung tayo ay naligtas. Huwag tayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Ang maligtas at mabautismuhan sa banal na espiritu ay magkaiba. Hindi tayo nabautismuhan ng banal na espiritu kapag tayo ay nabautismuhan sa tubig. Ang bautismo ay ang pagpapahayag ng pananampalataya sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Namatay ako kasama ng Panginoon, ang dati kong pagkatao ay inilibing na kasama ng Panginoon at ngayon ay binuhay akong kasama ng Panginoon na ngayon ako'y may bagong buhay na. Ako ay nabuhay na muli sa pamagitan ng buhay at kapangyarihan ng Panginoon. Ang makasalanan ay namatay at ang matuwid ay nabuhay na muli. Namatay ako patungo sa sarili ko at nabuhay patungo sa Diyos. Ang buhay para sa aking sarili ay tapos na at ang buhay para sa Diyos ay nagsimula na. Ito po yung pagbabautismo. Kaya naman tuwing summer retreat, dun sa retreat center ay nagbabautismo tayo pero dahil sa corona pandemic sa loob ng 2 taon, hindi tayo nakapag-summer retreat sa retreat center. Kaya sa tingin ko ay napakaraming tao ang hindi pa nababautismohan kahit sila ay ligtas na. Iniisip ko at ipinapanalangin ko na makapag-retreat na tayo sa retreat center sa lalong madaling panahon. Kaya pagkatapos nating maligtas, kailangan mong mabautismuhan. Hindi ito kaligtasan. Ngunit ang taong ligtas ay binabautismuhan. Ang bautismo ay isang pagpapahayag sa harapan ng Diyos at ng mga tao ng pananampalataya ng kaligtasan na natanggap ng isang tao mula sa Diyos. Gayun din, dahil namatay ako para sa aking sarili at nabuhay para sa Diyos, na sinasabi na mabubuhay ako para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ito'y maaring maging panata.
Siyempre, kahit na hindi pa sila nabautismuhan, ang taong naligtas ay may parehong pangako sa kanilang mga puso. Si Jesus ay nabautismuhan din sa ilog Jordan, tama po ba? Yung bautismo kay Jesus ay iba sa ating bautismo. Bakit si Jesus na walang kasalanan ay nabautismuhan? Bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipinakita ni Jesus na siya ang umako ng mga kasalanan ng iba at namatay sa krus. Nang lumubog siya doon sa tubig, nangangahulugan ito na lahat ng kasalanan ay inilibing na sa ilalim ng matuwid na paghatol ng Diyos. Nang umahon si Jesus mula doon sa tubig, nangangahulugan ito, siya ay babangon sa bagong buhay at bibigyan tayo ng muling pagkabuhay. Nang si Jesus ay mabautismuhan at umahon mula sa tubig, ang langit ay nabuksan at ang banal na espiritu ay bumaba na sa kanya tulad ng isang kalapati na sinasabing, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Nangangahulugan ito na ang pintuan ng langit ay nabuksan sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pader ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay naguho. Ang mga kaaway ay winasak ni Jesus nang namatay siya sa krus. At sa mga nakipagkasundo sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa atin at tayo ay naligtas sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi ng Espiritu Santo, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Nagkaroon ng gayong patotoo sa banal na Espiritu. Kaya ang dahilan kung bakit si Jesus ay nabautismuhan ay upang ipakita sa atin kung ano ang mangyayari sa atin sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin. Kaya ngayon, ang mga naligtas ay namatay na kasama ng Panginoon, ang dating pagkatao ay inilibing na, at ngayon siya ay binuhay sa bagong buhay. Ang makasalanan ay namatay at ang matuwid ay nabuhay na muli. Ito ay pagpapahayag sa harapan ng Diyos at ng mga tao na ang natitirang bahagi ng ating buhay ay nagsimulang mamuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Yung seremonya ng kasal, nakukumpleto ang kasal kapag ang dalawang tao ay nangako na nagmamahalan at mamumuhay ng magkasama. Anong ibig sabihin ng seremonya ng kasal? Ang kasal ay upang ipahayag ito sa harap ng maraming tao. Mula ngayon, ang lalaking ito ay asawa ng babaeng ito at ang babaeng ito ay asawa ng lalaking ito. Ngayon ay walang sino mang mamamagitan sa kanila. Ang dalawa ay magiging isa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ganito yung pag-aanunsyo sa isang kasal. Katulad din ito, ang bautismo ay pagpapahayag sa harap ng mga banal. Kung ikaw ay naligtas, ito ay inihahayag na, ngunit kailangan mo pang magpabautismo. Dahil inutusan tayo ng Panginoon na magpabautismo. Well, pagkatapos na maligtas, nagsimula ang isang bagong buhay. Si Jesus ang naging ulo ng iglesia at tayo ay nagkakaisa na isang katawan na nakakabit sa ulo ni Jesus. At bawat isa sa atin ay isang miyembro na nakakabit sa katawan na iyon. Maraming bahagi ang katawan, tama po ba? Kaya dun sa Roma, chapter 12, verse 5, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Napakarami ng taong ligtas. Nandun yung mga kilala natin, hindi kilala natin, yung mga naunang namatay at yung mga maliligtas pa ay bawang mga sangkap ng katawan at lahat ay pinagsasama-sama upang maging katawan ni Kristo. Ang ulo at katawan, ito ay konektado sa pamagitan ng buhay. At yung growth hormone ay ibinibigay sa buong katawan mula doon sa pituitary gland sa ulo at yung buong katawan ay lumalaki. At kapag yung kalooban ng ulo ay nailapat sa katawan mula sa cranial nerves hanggang doon sa central at peripheral nerves, hindi ba ang buong katawan ay gumagalaw ng sabay-sabay gaya ng utos ng ulo? Kagaya nito, si Jesus ang ulo ng katawan at ang bawat isa ay bahagi ng katawan. Ang Espiritu Santo ang naguugnay sa ulo at katawan upang ang utos mula sa ulo ay agad na madala sa katawan sa pamagitan ng cranial nerves, central nerves at peripheral nerves. Sa ganitong paraan, ipinapaunawa ng Espiritu Santo sa atin ang kalooban ng ulo. Kaya yung Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ang kalooban ng Diyos. Nagbibigay sa atin ang pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos at ang lakas upang magawa ito.
Ang mga Kristiyano bilang bahagi ng katawan ay dapat kumilos ng naayon sa kalooban ng ulo. Kapag sinabi ng ulo na pumunta ka sa ang katawan sa kanan, paano kung pumunta ito sa kaliwa? Hindi tama iyon. Kaya nga, dapat nating malaman na tayo'y may isang espiritu. Bago tayo naligtas, tayo'y naging iisa. O tayo'y nag-iisa. Pagkatapos maligtas, hindi na tayo nag-iisa. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, sabi doon, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ang totoo ay hindi tayo maaring maging isa, maging ng dalawang tao. Ang ating pag-iisip, personalidad, sariling katigasan ng ulo, pangarap, opinyon at ninanais ay magkakaiba. Masasabi natin tayo ay talagang makasarili. Tayo lumayo sa Diyos. Tayong lahat, bawat isa sa atin. Kaya dun sa unang Pedro, chapter 2, verse 25, bago maligtas sapagkat kayo tulad ng mga tupang naligaw. Tayong mga tupang naligaw na iniwan ng pastol. Kapag ang tupa ay naligaw, pumupunta ito sa lugar kung saan gusto niya. Hindi ito makakauwi. Ang tupa ay nabubuhay sa sarili nitong kalooban. Sa huli, siya'y kakagatin o kakainin ng mabangis na hayop at mamamatay. Subalit, sa unang Pedro, chapter 2, verse 25, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Nang tayo'y maligtas, tayo'y nakabalik na. Doon sa Lucas chapter 15, sinabi ni Jesus na may isang taong mayroong 100 tupa at nawala ng isa. Sasabihin ba ng pastol, mayroon naman akong 99 na tupa kaya ayos lang kahit wala ang isa. Ganito ba ang mag-isip ang pastol? Kilala ko ang tupang iyon. Sa huli, siya'y umalis sa kawan. Tama lang iyon sa kanya. Ganito ba mag-isip ang pastol? Hindi ganito mag-isip ang pastol. Sinasabi ng pastol, nakakaawang tupa, nasaan kaya ito? Sinabi ni Jesus na iniwan ng pastol ang 99 sa bukid at hinanap ang isa na at nang mahanap niya ito, ibinalik niya at ipinisan sa kanyang balikat. Kaya ang isang tupang nawala ay nasa kawan na ng 99 na tupa. Hindi na tayo mga tupang naligaw. Subalit, tayo'y kagaya ng tupa na natagpuan ng pastol, natagpuan tayo ng Panginoon. Dapat nating malaman na hindi natin hinanap ang Panginoon. Yung Panginoon yung unang humanap sa atin. Kaya pagkatapos nating maligtas, tayo'y hindi na nag-iisa. Ako'y nasa kapulungan ng mga banal. Kaya tayo'y naging isang katawan ni Kristo. Isang katawan. Kapag may ikinakasal, ang lalaki at babae ay nagiging isang laman. Magkasama sila sa kapalaran at sa kalungkutan. Ang ulo ng babae ay ang lalaki, ang asawang lalaki. Ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang ulo ng babae ay ang lalaki at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Sinabi ni Jesus, gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Lubos ding sumunod si Jesus sa kalooban ng Ama. At ang Panginoon ay sumunod maging hanggang sa kamatayan. Anong ibig sabihin ng ang asawang lalaki ay magpasakop sa kalooban ng Diyos at ang asawang babae ay magpasakop sa kalooban ng kanyang asawa? Sa huli, tayo'y naging isa sa kalooban ng Diyos. Ito'y isang katawan. Ipinaliwanag ng Biblia na ito'y isang katawan. Dapat nating malaman na tayo'y isa sa bahagi ng katawan. Ngayon, hindi na tayo mga tupang naligaw, nasa kawan na tayo ng Panginoon. Sa Juan 10:16, kaya't magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang Panginoon ang mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ang Panginoon ang pastol na nag-iingat, nagpapalago at gumagabay sa atin. Tayo'y nasa kawan ng Panginoon. Ito'y katotohanan. Subalit, paano kung tayong mga tupang nakabalik na ay iwan ulit ang church? Tama ba ito? Hindi. Sa Lucas chapter 15, may isang taong may 2 anak na lalaki at ang nakababatang anak ay patuloy na nagsusumamo sa ama na ibigay na sa kanya yung bahagi ng mana. Ito ay kwento kung paano siya bumalik sa kanyang ama pagkatapos niyang lustayin ang lahat ng pera at halos mamatay na sa gutom. Inisip niya, patatawarin ako ng aking ama. Tatanggapin niya ako. Hindi ako maaaring mamatay ng ganito. Nakakamangha ang tapang niya. Ito yung pagsisisi.
Ang pagsisisi ay nangangahulugang pagtalikod sa kamalian. Kung merong makasalanang nagsisisi at bumalik, tatanggapin ito ng Diyos. Kaya nga dun sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8 hanggang 9, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya bumalik ang alibughang anak sa kanyang ama at niyakap siya nito, "Ikaw ay ang aking anak, huwag ka nang umalis." Tinanggal niya ang maruming damit nito at dinamitan ng bago. Nilagyan ng singsing sa kamay nito at sinabi, "Ikaw ay aking anak." Sabi pa, "Patayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang upang ang tulad nating makasalanan ay makabalik sa Diyos at upang tayo'y magkasamang makigalak sa Diyos, ang inosenteng si Jesus, siya ay namatay gaya ng guya." Subalit, sa tingin ba ninyo ay umalis ulit yung alibughang anak? Hindi na po. Ang puso ng alibughang anak ay magkaiba bago at pagkatapos niyang iwan ang ama at bumalik. Hindi na niya magagawang iwan ulit ang kanyang ama. Hinding-hindi niya makakalimutan yung biyayang ipinatawad sa kanya ng ama. Ngayon, paglilingkuran at sisikapin na niyang sumunod sa kalooban ng ama. Tayo rin naman, hindi maaring iwan natin ulit ang Diyos. Hindi na tayo nag-iisa. Tayo isa na sa kawan. Kaya dun sa Efeso, chapter 4, verse 3, sabi ron na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang buklod ng kapayapaan ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa atin. Na may isang pananampalataya at pag-asa, isang pag-ibig ang nagbubuklod sa atin, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Na mapanatili ay ang manatili rito. Ang mga sanga ay nakakabit sa puno at dinirinig ng mga tupa ang tinig ng Panginoon na siyang pastol at sumusunod sa kanyang kawan, sa kanya ang kawan. Ang katawan ay dapat na nakakabit sa ulo. Habang tayo ay nakakabit nito, pinupuno tayo ng masaganang biyaya at buhay ng Panginoon. At tayo iniingatan at ginagabayan ng mas higit na biyaya at kapangyarihan. Ngayon, ito'y talaga'y nakakapangha. Ang Christian life ay ito yung pamumuhay na kasama ang Panginoon. Anong kahulugan ng manatili sa Panginoon? Nasaan ba yung Panginoon? Ang Panginoon ay hindi natin nakikita. Ang Panginoon ay nasa atin. Siya po ay nasa atin. Ang kapulungan kung nasaan ang Panginoon ay ang church. Church, eklesya, inihiwalay na grupo. Hindi lang basta mga taong nagtitipon, ang Panginoon ay nasa gitna nila. Tinatawag itong fellowship. Ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Hindi ito gaya ng fellowship ng tao. Hindi tayo naging isa sa sikat na pastor o di kaya sumusunod sa espesyal na tao. Kaya dapat nating malaman na ang Panginoon ang ulo at ang tagapamahala ng fellowship ay ang Espiritu Santo na siyang nagdala sa atin sa fellowship kasama ang Diyos Ama, ang kanyang anak na si Jesucristo, tayo'y nasa kanya. Kaya kung hihiwalay kayo sa grupong ito, dapat ninyong malaman na hindi ninyo matatanggap yung biyaya at buhay ng Panginoon, ang pag-iingat at ang paggabay ng Panginoon. Kaya nga, ang puno at ang sanga, ang ulo at katawan, ang pastol at kawan. Sa Efeso, chapter 2, verse 19, hindi ba sinabi niya na, "Hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos." Tayo'y pamilya ng Diyos. Ang Diyos ang hari ng bansang iyon. Si Jesus din ang namumuno sa kahariang ito. Tayo ang mga mamamayan ng bansang ito.
Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. Ayon sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, ito'y isang bansang banal. Silang naligtas ay hindi kabilang sa sanlibutan. Kaya sinabi ni Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutang ito. Kaya iniisip ng mga Hudyo na si Jesus ang sasakop sa Roma. Subalit, sinabi ni Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutang ito. Ito ay isang bansang espiritual. Kaya, silang naligtas ay bansang banal. Ang banal na kaharian kung saan maghahari ang Panginoon, ito yung walang hanggang kaharian. Sapagkat ang aking pagkamamamayan ay nasa langit. Hindi ba ito nakakamangha? Yung makasalanang papunta sa impyerno at magdurusa ng walang hanggan gaya ng Diablo ay inilabas, tapos iniligtas at ginawang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Nararamdaman nyo ba ito? Siguro hindi nyo ito lubusang nararamdaman, subalit ito'y totoo. Ito'y totoo. Nang matutunan natin ang mga salitang ito, sinasabi lang natin siguro na parang nanonood lang tayo ng pelikula, ng magandang pelikula. Huwag po. Dapat ninyong malaman na tayo yung main character dito. Kaya tayo'y binigyan ng pagkamamamayan sa kaharian ng Diyos, ng walang hanggang kaharian. Kaya sandali na lamang at darating na ang hari ng bansang ito. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Heso Kristo. Malapit nang dumating ang Panginoon upang tayo'y dalhin. Tingnan natin ng maigi yung mga nangyayari sa panahon natin. Subalit, kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan, ngayon ay sinasalakay ng bansang Russia ang Ukraine. Pero bakit ba kailangan nilang sumalakay? Sa digmaan ay maraming namamatay na inosenteng tao. Gaano ba karaming tao yung namatay nung Korean War? Mga sundalo lang ba ang namatay? Hindi po. Hindi ko alam kung ilang mga sibilyan at mga bata ang namatay. Ang digmaan po ay nakakapanlumo. Ngunit ang World War III o huling digmaan ay hindi natungkol sa kung sino ang mananalo o matatalo. Sinasabi sa Biblia na ang digmaan ay siguradong mangyayari. Nakasulat ito sa iba't ibang paraan. Sa Ezekiel chapter 38, sino ang magpapasimula ng digmaan? Ang Russia. Ang Russia yung nasa kaduluduluhang bahagi ng hilaga. Yung mga salatang ito ay isinulat 2,600 years na ang nakalipas. Pero napaka-eksakto. Ngayon yung Amerika at yung mga bansang nasa European NATO ay sumusubok na pumagitan. Maraming mga bansa sa Europa na malalakas ang maaring makialam. Sinabi sa kanila ni Putin, o sinasabi nila ito kay Putin na huwag mong ituloy yung digmaan. Huwag mong gawin. Kung gagawin mo yan, daranas ka ng labis na pinsala. At sabi naman ni Putin, walang kwenta ang mga pinagsasabi ninyo. Pagkatapos ay gagawin na niya yung gusto niyang gawin. Yung Kiev, ito po yung kapitolyo ng Ukraine, tama po ba? Nakapunta po ako doon ng ilang ulit para makapag-evangelize. Doon ay nagkaroon ng Bible seminar sa pinakamalaking church. Ngunit hindi ba't sinasalakay na ng Russia ngayon ang Kiev? Ano na ang mangyayari kung makialam yung Amerika at Europa? Ang ganitong digmaan ay maari nang humantong sa World War III. Ano nga ba yung World War III? Ngayon ay nagtatalo-talo na sila at sinasabi ng ilang mga politiko, dapat na talaga natin siyang patayin. Anong gagawin nila? Pipundutin nila yung nuclear bomb at saka pakakawalan yung nuclear missiles? Ang nuclear war ay hindi digmaan tungkol sa sinong mananalo o matatalo. Alam din ito ng mga politiko. Ang nuclear war ay isang digmaan kung saan wala nang mananalo. Ang lahat ay talo at mamamatay. Siyam na mga bansa ang may nuclear weapon, kasama rito yung North Korea. Ginagamit ba nila ito bilang pansalakay? Hindi po. Ginawa nila ito bilang pangdepensa.
para hindi sila salakayin ng malalakas na mga bansa. Gayunman, kapag ang isa ay sumabog, magkakaroon ng chain reaction at ang lahat ay sasabog. At ang nuclear war ay talagang mangyayari na. Ayon sa mga scientists, malilipol yung lahat ng tao sa loob lamang ng 30 minuto. Mga kapatid, ang digmaang ito ay hindi lamang digmaan na sa ibang bansa mangyayari. Kahit na hindi pa nangyayari ang ganong digmaan sa ngayon, ang ekonomiya naman ng daigdig ay pabagsak na dahil sa maraming mga problema. Gayunman, mayroon pong banta ng digmaan. May taggutom, lindol sa iba't ibang dako ng mundo. Ano kayang susunod na salot? Mabuti sana kung magiging payapa ulit tayo pagkatapos ng pandemya, pero hindi na natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang tiyak lamang na alam natin na malapit na ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Mula ngayon ay hindi na dapat tayong mag-isip pa na mamuhay ng matiwasay dito. Tayong mga born again Christian ay dapat maging gising. May dalawang bagay na dapat natin gawin. May responsibilidad tayong ipangaral ang ebanghelyo sa mga hindi ligtas, at kinakailangan nating ihanda ang ating Christian life sa pagsalubong sa ating Panginoon na muling darating. Hindi mabuti na hindi pa rin tayo nagpapakatino hanggang sa ngayon. Doon sa 1 Pedro chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ang talatang ito sa Biblia ay saktong-sakto sa panahon natin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong maging gising. Ang kahulugan ng pagiging gising ay tulad sa halimbawang ito. Yung isang breadwinner o yung kumikita para sa kanyang pamilya ay dapat pangalagaan ang kanyang pamilya at maging responsable sa pamumuhay nila, pero kung siya ay palaging nagiinom, nagsusugal at gumagawa ng walang kwentang bagay, ang taong ito ay wala sa tamang pag-iisip. Ang pamilya ba niya ay magiging maayos? Yung mga politiko ay dapat ding magpakatino na, pero bukod sa kanila, may higit na dapat na magpakatino. Tayong mga Kristiyano. Bilang Kristiyano, dapat tayong mamuhay. Mamuhay tayo ng tulad ng ligtas. Pero namumuhay pa rin ba tayo ng gaya ng hindi ligtas? Na mula lamang sa bibig? Nagpupunta lamang sa church para ipakita yung ating sarili? Ganito ba ang isang Kristiyano? Ang taong gaya niya ay hindi isang Kristiyano. Bilang mga tunay na Kristiyano ay dapat tayong mamuhay ng nararapat. At saka, uulitin ko po ang sinabi ko, ang pag-uulit ay mahalaga po. Ito po ay review. Gayun din, tayo bilang templo ng Diyos, para magawang manahan ng Diyos sa atin, tayo ay itinayo kay Jesus. Ngayon ay hindi na ang templo na itinayo ng kamay, kundi ni Jesus na namatay at muling binuhay at siyang naging batong panulok ng banal na templo. At tayo nagiging kabahagi ng banal na templo kung saan tayo ay nagkakaroon ng ugnayan kay Jesus tulad ng buhay na bato. Yung mga templo noon sa Jerusalem ay gawa sa mga tinapyas na bato. Ngunit si Jesus ay yung batong panulok at tayo yung buhay na bato na konektado kay Jesus at ang banal na templo ay itinatayo. Ang templo ay hindi na ganap na yung templo ay hindi pa ganap na kompleto. Kung mapupuno na ang bilang ng taong maliligtas, saka pa lamang matatapos ang banal na templo. Kaya tayo ay kasama rin dito bilang buhay na bato na konektado kay Jesus ay nagiging kaisa ng templo. Sinabi rin na ang bawat isa sa atin ay templo. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat ang Espiritu Santo ay nasa atin, at pagkatapos ay sinasabi doon sa 2 Corinto chapter 6 verse 16, sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Tayo ay templo. Ito ay grupo ng mga ligtas na Kristiyano. Ang Panginoon ay nasa akin. Dahil nananahan ng Espiritu Santo sa atin, tayo ay naging templo. Gayunman sa 2 Corinto 6:16, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Kung sa sarili ko lamang, hindi ko magagawa ang gawain ng Espiritu Santo. Sa pamagitan ng grupo na pinagkaisa ng Espiritu Santo, ay doon kumikilos ang Diyos. Kung titingnan natin,
Yung, kunwari, yung daliring ito. Yung daliri, gaano nga ba kahalaga ito? Ano kaya mangyayari kung maputol yung daliring ito? May halaga lamang ito kung ito ay konektado sa katawan na nagpapakilos sa kanya depende sa kung ano ang pinapagawa ng ulo. Hindi nito magagawa kung ano yung gusto ng ulo kung ito ay nakahiwalay o nag-iisa. Ito ay bahagi lamang. Dapat nating malaman na kapag ang katawan ay magkakakonekta, kikilos ang Diyos sa pamagitan natin. Kaya nga sa Efeso 3.20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa atin! Hindi sinasabing sa akin. Ito ay sa atin. Hindi ito magagawa. Hindi ko ito magagawa. Ngunit, magagawa natin. Ayon sa kapangyarihan ng Panginoong gumagawa sa atin, napakahalaga po nito. Ito yung dahilan kung bakit dapat nating malaman ng mabuti yung buhay na nanatili sa Panginoon. Yung pagtalikod sa grupo ay ang pagtalikod sa Panginoon. Kapag tayo ay kabilang sa grupong iyon, sa katawan ni Kristo, yung church, tayo ay nasusuplayan ng masaganang biyaya at buhay. At doon lalago yung ating buhay Kristiyano. Tumatanggap ng pag-aalaga, gabay at proteksyon. Hindi dapat tayo umalis sa grupo. Napaka-importante nito. Gayunpaman, dahil sa hindi ito alam ng mga newly saved Christians, sumaalis sila. Pumupunta sila sa Seoul, sa Busan, sa Gwangju, sa Chungcheong. Sa loob ng Korea, meron tayong 222 churches at ito ay patuloy na lumalago. Kung pupunta kayo sa United States, meron po tayong church. Marami po tayong churches sa Amerika. Tama po ba? Marami po. Marami rin tayong mga churches sa Europa. Saan ka man pumunta, pumunta ka lamang sa ating church at tayo ay makakapamuhay bilang mga Kristiyano ng sama-sama. Hindi dapat tayo pumunta sa lugar kung saan walang church. Kahit na maganda ang kondisyon ng lugar, meron bang church doon? Kung wala, huwag na kayong pumunta. Ang layunin ay yung magkaroon ng mabuting buhay Kristiyano. Ang makaipon ng pera at magkaroon ng magandang buhay, yan pa ba yung layunin mo? Ang mga tao sa mundo ay gumagawa ng iba't ibang paraan upang makakain at magkaroon ng magandang buhay. Ngunit ang mga Kristiyano, hindi pinapabayaan ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos ang mga tao sa mundo na mamuhay ng ayon sa gusto nila dahil malapit na silang mapunta sa impyerno kapag sila ay namatay. Hinahayaan sila ng Diyos. Gayunpaman, sa kaso ng mga Kristiyano, kung hindi natin susundin ang mga salita ng Diyos habang nabubuhay sa mundong ito, magkakaroon ng matinding disiplina. Alam niyo po ito, hindi po ba? Hindi dapat ito mangyari. Tatalikuran ko ang Panginoon at mabubuhay ako ayon sa gusto ko. Huwag kayong mamalinang unawa. Hindi dapat tayo maging ganito. Sa kaso ng isang brother noon, gumasto siya ng maraming pera para makapag-abroad. Pero naligtas siya. Matapos maligtas ay sinabi niya, walang church sa lugar na yon na gusto kong puntahan. Kung gayon, ano yung nangyari? Anong mangyayari sa aking Christian life? Kaya naman, hindi niya isinakatuparan yung plano. Sinuko niya ito, at ito ay mabuti. Dapat magkaroon tayo ng ganitong katiyakan at determinasyon. Nang minsan naman, may tumawag na isang sister sa akin na nasa airport bago siya pumunta sa abroad. Sabi niya, Pastor, pupunta po ako sa ibang bansa, paumanhin po at umalis ako ng walang pasabi. Meron po ba tayong church doon? Wala po. Bakit ka pupunta doon? Meron pa ba siyang maisasagot? Wala po. Gaya ito ni Lot. Pumunta siya sa Sodoma at Gomora at iniwan si Abraham. Sa Sodoma at Gomora, sa syudad na mawawasa, siya ay nahuli at nasa bingit ng kamatayan bago nakabalik. Wala pa siya sa tamang isip. Nang mawasak ang Sodoma at Gomora, naligtas siya at nakalabas. Siya ay naligtas mula sa apoy. Hindi dapat tayo maging ganito. Ngayon,
Mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ito tungkol sa kung paano makakakain ng mabuti at mabubuhay ng mabuti. Kung gayon, paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon? Kung tayo ay nakatuon sa pamumuhay para doon, ay mamumuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos ang bahala sa ating buhay sa laman. Sabi nga, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito yung pangako ng Diyos, tama po ba? Dapat natin itong paniwalaan. Tingnan natin sa Tito chapter 2, tingnan natin yung verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang kaligtasan ay binigay sa lahat ng tao na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ninanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Nagnanais lang ba ang Diyos? Nagbigay rin siya ng biyaya sa lahat ng tao na maligtas kung sino man ang manampalataya sa Panginoon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gaano ba kalaki ang pag-ibig niya? Minahal niya ang mundong ito hanggang sa ang kanyang tanging anak ay mamatay sa krus bilang handog pangkasalanan. Kung sino man ang nananampalataya sa Panginoon, siya ay maliligtas nang walang itinatangi. Mabuting tao, masamang tao, gwapo o pangit, maitim o maputi, may mataas na posisyon o mababa, minamahal ng Diyos ang lahat ng tao. Mahal ng Diyos ang lahat ng pantay-pantay dahil ang lahat ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Lahat ng tao ay nabubuhay ayon sa itinutustos ng araw at ulan, hindi po ba? In-enjoy ng lahat ng tao, yung buhay, hininga at lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos, tama po ba? Yung mabuting tao lamang ba ang humihinga? Maging ang mabuting tao o yung taong nakakakilala sa Diyos o hindi, minamahal niya sila ng pareho nang walang itinatangi. Gayon din naman ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa lahat ng tao. Hindi ba ito'y kamangha-manghang salita? Ang biyayang ito ay ibinigay sa lahat ng tao nang walang kapalit. Kung paanong humihinga tayo ng libre ay gayon din naman tayo niligtas kung ating natanggap ang biyaya. Hindi ito ayon sa ugaling ng tao, tama po ba? Walang sino man ang naligtas sa pamagitan ng mabubuting gawa. Walang sino man ang namamatay dahil sa dami ng kasalanan. Kung natanggap ng tao ang biyaya ng Diyos, hindi siya mamamatay. Kung hindi niya matatanggap ang biyaya ng Diyos, siya ay mamamatay. Doon sa verse 12 ng Tito chapter 2 na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa ay dapat tayo mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon na nagtuturo sa atin. Sino po tayo? Tayo yung mga taong naligtas na nagtuturo sa atin. Hindi ba tayo inaalagaan ng Diyos matapos maligtas? Sasabihin niya ba sa atin, nakita na lang tayo sa langit kasi ligtas ka na? Hindi po. Inaakay niya tayo gaya ng mga nararapat na anak ng Diyos na papasok sa langit. Naligtas ang mga Israelita mula sa Ehipto, ngunit kinailangan nila ng pagsasanay sa ilang sa loob ng 40 taon upang makapasok sa Kanaan. Tayo ay nagpapasalamat dahil ang isang makasalanan ay naligtas at naging anak ng Diyos. Upang makapasok sa banal at maluwalhating kaharian ng Diyos, inakay tayo ng Diyos at sinanay upang maging taong handa at nararapat. Mula nang tayo ay maligtas, siya ay nagtuturo sa atin. Kung ang isang sanggol ay isinilang, siya ay inaakay. Tama po ba? Paano siya inaakay? Itinatakwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa. Yung hindi pagiging banal ay kasalanan. Ang taong hindi ligtas ay walang puso na paglingkuran ng Diyos. Sila ay nabubuhay ayon sa makalamang pagnanasa hanggang sa gusto nila. Ito ay kasamaan. Si Kristo ay namatay para sa masasama. Matapos tayong maligtas, dapat itakwil natin ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa. Dapat nating itakwil ang mga makalamang pagnanasa sa mundong ito.
Ngayon, dapat nating isaayos ang masamang pamumuhay ng isa-isa. Itakwil ang kasamaan at dapat tayong mamuhay ng may katinuan. Ano ba yung may katinuan? Ito yung gising. Ang mga makamundong tao ay kabilang sa gabi. Sinasabi ng Biblia na sila yung mga tulog. Sila yung mga lasing. Gumagawa ng kasalanan sa madilim na gabi. Sapagkat, sabi dito, sapagkat kayo'y dating kadiliman. Subalit, ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Dapat tayong mamuhay gaya ng mga anak ng liwanag. Ito yung buhay na gising. May katinuan at matuwid. Ibig sabihin ng matuwid ay yung matuwid na pamumuhay na nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Matuwid at banal. Ang matuwid ay yung buhay na natatakot sa Diyos. Ang inyong buong buhay ay dapat maging banal na namumuhay ayon sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Kaya dapat nating itakwil ang mga maling bagay. Ikaw ay mayroong mga kasalanan at namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman. Ngunit namumuhay din naman ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat sila pagsabayin, tama po ba? Paano ganun? Para lang itong isang babae na may minamahal na iba habang naglilingkod siya sa kanyang asawa. Hindi po dapat ganito. Dapat nating isaayos ang mga bagay. Ito yung mamuhay para sa kalooban at para sa kalwalhatian ng Diyos bilang anak ng Diyos. Dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal. Ayusin natin yung alisin natin yung dati nating pamumuhay at mamuhay tayo ng matuwid at banal habang ipinapamuhay ang natitirang buhay sa mundong ito. Bago tayo naligtas, tayo ay nabubuhay sa kasalanan ayon sa laman at itinakwil natin ang Diyos. Pero pagkatapos nating maligtas, nais ng Diyos na mamuhay tayo ng nararapat ayon sa kanyang kalooban bilang mga anak ng Diyos. Nais ng Diyos na makita ang ganitong pamumuhay. Nais ito ng Diyos. At sa Tito chapter 2 verse 13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Ang mapalad na pag-asa ng ligtas na tao. Ang layunin kung bakit tayo naligtas ay hindi para kumain at mamuhay ng mabuti. Siyempre po, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, binibiyayaan rin tayo ng Diyos. Hindi ko sinasabi na hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pisikal. Sa Mateo 10:30, at maging ang mga buhok ng iyong ulo ay bilang na lahat. Sabi dun sa himnan, "But I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day." Sa pagiging ligtas, hindi lamang iniingatan ng Diyos yung ating kaluluwa, maging yung ating laman. Tunay na iniingatan niya ito. Ang salita na maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat, ibig sabihin nalalaman niya ang lahat ng ating sitwasyon. Kaya huwag kayong mabilisas na nagsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Anong ibig sabihin nito? Batid niya
Ibig sabihin, pananagutan niya. Kung gayon, wala ba tayong gagawin na tuupo na lamang at titingin sa langit? Hindi po. May gagawin tayong dapat gawin. May gawain tayong dapat gawin. Kung paglilingkuran natin ng Diyos, mamumuhay para sa kanyang kalooban at kalwalhatian, at magbibigay lugod sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay. Ang layunin ng kaligtasan ng Diyos ay upang bigyan tayo ng walang hanggang pag-asa. Ayon sa 1 Pedro 1:3-4, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo mula sa mga patay. Ang mga naligtas ay mayroong buhay na pag-asa, buhay na pag-asa. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ang mga bagay ng mundong ito ay masisira, durumi at mawawala. Ang pag-asa ng mga tao na nasa mundong ito, ito yung kanilang pag-asa at nakikipaglaban sila para rito. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Mayroong malwalhating pag-asa sa langit na inihanda para sa atin. Para sa pag-asang ito, tayo ay naligtas. Habang inihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Ang ating huling pag-asa ay para sa muling pagbalik ng Panginoon. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nang yayari ang mga bagay nito, alam ninyong malapit na, nasa mga pintuan na. Ito yung mga salita ni Jesus. Ito yung mga tamang talata sa ating panahon. Kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ang lahat ng mga tanda ay dapat mangyari bago ang muling pagdating ng Panginoon. Ito'y natutupad na. Ang Panginoon ay maaari nang dumating kahit ngayong araw. Kahapon ay mayroong isang sister. Siya ay tumawag po sa akin. Sabi ng sister na ito, Pastor, ang Panginoon ba ay darating sa loob ng 5 taon? Hindi ko alam kung bakit 5 taon yung tinanong niya. Ngunit yung sagot ko ay simple. Ang Panginoon ay maaring dumating ngayon. Yung lahat ng mga tanda na dapat matupad bago ang muling pagbalik ng Panginoon, lahat ng iyon ay natupad na. Kaya nga, I do not know when the Lord will come by night or by day. And I don't know where I will meet the Lord. Dapat tayo maging handa sa pagsalubong sa Panginoon upang hindi tayo mapahiya sa kanyang pagdating. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Ang tao na namatay pagkatapos maligtas ay bubuhayin na mayroong hindi nasisirang katawan. Ang mga banal na nabubuhay ay mababago sa isang malwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Ito'y katulad nung kay Enoch. Tayo ay kukunin paitaas. Ito ay sigurado na tayo ay mabubuhay o nabubuhay sa panahong ito ay maaari na nating makita ang Panginoon nang hindi namamatay. Panginoon, kunin mo na ako kung ang lahat ng aking makakayang gawin ay natapos na. Ito yung kahilingan ng aking tapat na panalangin. Kung aking gagawin na kung ang aking gawain na dapat gawin ay tapos na, wala nang dahilan para sa akin ang mabuhay pa sa mundong ito. Sa totoo lamang, ayaw ko nang mabuhay sa mundong ito, mas mabuti pang pumunta na sa Panginoon. Ito ay isang daan higit na mabuti, 1,000 o 10,000 na mas mabuti. Ngunit hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Tayo ay nabubuhay para dito. Ngunit ang bagay na pinagpapasalamat natin ay maaari na nating makita ang Panginoon habang nabubuhay. Ito ay higit na mabuti. Ito ay higit na dakilang karangalan na makita ang Panginoon habang nabubuhay kaysa ang pumunta sa Panginoon pagkatapos mamatay. Katulad ni Enoch, tayo ay mayroong pag-asa na maaari nating makita ang Panginoon habang nabubuhay.
Ayon sa Hebreo 11:5, sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Bago siya kunin, siya ay nagkaroon ng patotoo na nalugod sa kanya ang Diyos. Sa pananampalataya, si Abel na nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa Cain. Sa pamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid. Ito yung kaligtasan. At tayo bilang mga naligtas na tao ay dapat purihin bilang matuwid bago pumunta sa Panginoon. Nang tayo ay maligtas, ang ating mga kasalanan ay napatawad at tayo inari sa pamagitan ng pananampalataya. Nangangahulugang ito na nakikita tayo ng Panginoon bilang walang kasalanan at nabubuhay para sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayong magkaroon ng patotoo na ang ating buhay ay nagbigay lugod sa Diyos bago tayo pumunta sa Panginoon. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Si Jesus ay ginawa ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Nang si Jesus ay namatay sa krus, ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Ang kalooban ng Diyos ay perpektong natupad at ang Diyos ay nalugod dito. Ang Diyos ay nasa taong laging nagbibigay lugod sa Kanya. Mga kapatid, bago tayo maligtas, tayo ay nabuhay para rito. Paano ko ba malulugod ang aking sarili? Paano ba makukontento yung aking laman? Ngunit, pagkatapos nating maligtas, ito na ang sinasabi natin, paano ko mabibigyang lugod ang Panginoon? Ang ating mga salita at kilos, ang ating layuni ay dapat magbigay lugod lamang sa Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya't ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Dun sa Kolosas, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kapag nagpakita ang Panginoon, tayo ay makakasama sa Kanyang kalwalhatian. Upang makapasok sa Kanyang kalwalhatian, dapat tayong mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Nalalaman ba ninyo kung gaano kamangha-mangha na maligtas? Kung sinasabi niya na siya ay ligtas at ayaw mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos, kung gayon ay hinahamak niya ang Kanyang kaligtasan. Ayos lang ba na hamakin ng ganito ang kaligtasan? Paano natin masusuklian ang biyaya ng Panginoon? Ito yung dapat nating ninanais na mabuhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Dapat tayong mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay, hindi sa salita at sa puso lamang. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa, dapat nating gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi natin dapat gawin ang hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, doon sa verse 14 ng Tito chapter 2, siya ang nagbigay ng kanyang sarili. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang isang tao, si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Ano ang ibig sabihin ng pantubos? Matagal na panahon na, kapag yung tao nang hiram siya ng pera at hindi niya ito mabayaran, dapat siyang ipagbili bilang isang alipin. Siya at yung kanyang anak ay ipagbibili bilang alipin.
Kapag sila ay binili na bilang alipin, kung ang kanyang mga kaibigan o mga kamag-anak ay nais siyang iligtas, ay paano nila ito magagawa? Dapat silang magbayad kapalit nito. Ito yung pagtubos. Tayo ay binili mula sa impyerno sa pamagitan ng pagkuha sa atin mula sa kapangyarihan ng kamatayan at ni Satanas dahil sa kasalanan. Ngunit, hindi walang bayad yung pagkakaligtas sa atin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya't ang kabayaran ng kasalanan ay dapat mabayaran, kaya't si Jesus ay namatay sa halip na tayo. Ang taong walang sala ay namatay sa krus sa halip na ang mga makasalanan sa pamagitan ng hatol ng kamatayan. Tinanggap niya ang lahat ng sumpa kaparusahan na dapat ihatol sa mga makasalanan. Kaya't nagpadanak siya ng napakahalagang dugo bilang pantubos, kaya na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Nangangahulugan na ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos. Siya yung nagbayad ng pera na pantubos. Kaya tayo ay hindi na hahatulan. Hindi na tayo mapupunta sa impyerno na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Mayroong dahilan kung bakit niya ibinigay ang kanyang buhay na pantubos para sa lahat. Sa Tito chapter 2 verse 14, tayo'y matubos niya sa lahat ng kasamaan. Tinubos niya tayo mula sa ating hindi pagsunod sa utos ng Diyos, mula sa bawat kasalanan. At pakalinisin para sa kanyang sarili. Hinugasan niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ng Panginoon at ginawa tayong dalisay at banal sa pamagitan ng salita araw-araw. At ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ang dahilan kung bakit niya tayo iniligtas ay upang linisin tayo. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Tayo ay nililinis araw-araw. Tama po ba? Hinuhugasan natin yung ating mukha, kamay at paa. Tayo ay naliligo araw-araw. Kung hindi, tayo ay magiging marumi. Katulad nito, yung ating puso at buhay ay dapat malinis sa pamagitan ng salita ng Diyos. Araw-araw, dapat tayo makinig sa salita ng Diyos at magbasa ng Biblia at sauluhin ito. At kung tayo ay susunod sa salita, ang puso at buhay ay magiging malinis ng paunti-unti. At tayo ay magiging kagaya ni Jesus ng paunti-unti. Ang ating pagkatao ay magiging kagaya ng sa Panginoon. Kapag ang pananampalataya ay lumalago, ito ay nangangahulugang tinutularan natin ang Panginoon. Tayo ay magiging katulad ng Panginoon paunti-unti. Galatia chapter 4 verse 19, minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang ina ay naghihirap sa panganganak para sa kanyang mga anak at naghihirap muli sa pagpapalaki ng mga anak upang sila ay maging maayos. Katulad nito si Apostol Pablo, siya ay naghihirap sa panganganak upang ipangaral ang ebanghelyo at naghihirap muli upang si Kristo ay mabuo sa kanila. Ang pagkatao ni Kristo, ang personalidad ng Diyos. Hindi lamang tayo naligtas mula sa impyerno, kundi upang si Kristo ay mabuo ng paunti-unti sa atin. Ang pagkatao ng Panginoon ay mabuo sa atin. Dapat itong mangyari sa atin. Tama po ba? Ito ba ay isa lamang teorya? Ito ba ay kwento lamang ng ibang tao? Ito ay dapat mangyari sa bawat isa sa atin. Kung ang buhay ng Panginoon ay natupad sa atin, ang pag-ibig ng Panginoon ay matutupad din sa atin. At gayon din matutupad sa atin ang kanyang pagkatao. Kaya nga doon sa unang Juan 2:6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Sino mang nagsasabi na ang Panginoon ay nasa atin at ako ay sa Panginoon ay dapat gawin ang gaya ng ginawa ng Panginoon. Nang hugasan ng Panginoon ang mga paa ng kanyang mga alagad, ay sinabi niya, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghuhugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Kung paano minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Dahil si Jesus ay maamo at mapagkumbaba, ay dapat din kayong maging maamo at mapagkumbaba. At matuto sa Panginoon at sumunod sa Kanya
na maamo at mapagkumbaba. Ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin at siyang huwaran sa ating buhay Kristiyano. Kaya dapat mabuo sa atin si Kristo ng paunti-unti. Ang tao sa sandibutang ito, gaya ni Satanas, ng paunti-unti, sinisikap nilang magpa-plastic surgery, naglalagay ng iba't ibang cosmetics sa mukha, nagpapaayos ng buhok, nagsusuot ng magagandang damit sa kanilang laman. Subalit, ang panloob ay hindi maganda. Ang kanilang panloob ay pambihira. Meron bang x-ray na makakakuha ng larawan ng puso? Kung kukuha tayo ng larawan sa loob ng ating puso gamit ang x-ray, makikita natin ang iba't ibang bagay, tama? Kahit na walang x-ray na kukuha ng larawan ng ating puso, alam ng Diyos ang lahat. Alam niya ang lahat. Alam niya ang aking puso. Sa Jeremias chapter 17, verse 9 at 10, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Sinong makakaunawa ng ating puso? Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Sinabi ng Diyos, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Nakikita niyang maigi yung loob ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ay susuklian niya ito. Dapat tayong matakot sa kanya. Huwag tayong gagawa para may maipakita lang sa mga tao, kundi dapat tayong gumawa ng mabuti sa harap ng Diyos. Kaya pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Iniligtas niya tayo at nilinis at ginawang masigasig para sa mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Ito yung pamumuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Filipos 1, 5 at 6, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, mula nang tayo ay maligtas, ay nagpasimula na siyang gumawa ng mabuting gawa sa loob ng fellowship kasama ang Panginoon. Mabuting gawa! Bawat gawa na ginagawa natin sa kalooban ng Diyos at ang pangangaral ng Ebanghelyo upang makapagligtas ng maraming kaluluwa ay mabuti sa harap ng Diyos. Mga gawa, Gs 38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Si Jesus ay puspos ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Diyos, kaya nagawa niya ng maglibot at gumawa ng mabuti. Iniligtas niya yung mga patay, nilinis yung mga kitungin, binuksan yung mga mata ng bulag at nagpalaya sa mga demonyo. Ginawa niya ang lahat ng mabubuting gawa. Tama po ba? Ang banal na Espiritu ng Panginoon ay nasa atin at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ngayon ay dapat nating gawin ang mabubuting gawa ng Diyos at maging sambahayang pag-aari niya. Sinasabi rin dito na masigasig sa mabubuting gawa. Dapat din natin itong gawin, na ibinibigay ang lahat nating makakaya. Ang gumagawa ng bahagya para sa mabubuting gawa ay hindi maaari. Gayun din, may mga tao na wala talagang interes sa mabubuting gawa ng Diyos. Iniisip nila na mayroon namang iba na gagawa nito sa halip sila. Kung ganoon, bakit nila sinasabing hindi na nila kailangan pang pumunta sa langit, yamang marami ng tao ang pupunta doon? Kung gayon, ano sila? Tambay? Wala silang kaisipan na sino ang gagawa nito kung hindi ako. Ayos lang na ipagpaliban ang gawain sa sandibutan. Ayos lang na maantala ito ng saglit. Subalit yung gawain ng Diyos, hindi mo ito maaring antalain. Dapat mo itong pangunahan. Dapat mong gawin ang lahat mong makakaya sa paggawa ng mabuti, lahat mong makakaya. Maging ang pag-ibigan sa isa't isa. May mga talata na magkaroon kayo ng maninga sa pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab. At anuman ang gawin ng Panginoon, dapat natin itong gawin ng buong alab. Hindi nang may pag-aalinlangan na may isang pag-iisip at puso. Sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ito ang tunay na sambahayan ng Diyos. Ang pag-aari
Ang tunay na sambayan ng Diyos ay naglilingkod sa Kanya at para sa Diyos at kalooban ng Diyos na umaasang ikilalulugod ito ng Diyos para sa mabubuting gawa ng Diyos. Sa atin, para sa Kanyang sarili, ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. At ito ang layunin ng pagliligtas niya sa atin. Kaya nararapat na mabuhay tayo para sa Diyos bago tayo humarap sa Kanya. Wala na tayong sapat na panahon. Ang panahon na ibinigay sa atin para mabuhay, ayon sa kalooban ng Panginoon, ay napakaikli na. Kaya nga, ang natitirang panahon sa buhay ay napakahalaga. At dapat ninyo ring malaman, ang kaluwalhatian na matatanggap natin sa harap ng Diyos ay depende kung paano tayo namuhay. Sa Galatia chapter 6, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lokohin sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasaraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Huwag nating dayain ang Panginoon o ang Diyos sapagkat ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo na nagligtas sa atin ay nananatili sa atin. Huwag nating hayaang libakin si Jesus. Huwag nating dayain ang ating sarili. Huwag nating dayain ang sarili nating budhi. Ngunit maging tagatupad tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ito din ay pandaraya sa Diyos. Anumang ihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Anuman ang ipamuhay natin para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, lahat ito ay ating aanihin. Kung ang isang tao ay naghahasik ng butil, hayaani siya ng butil. Kung paanong naghahasik siya ng gisantes, hayaani siya ng gisantes. Kung paanong naghahasik siya para sa Espiritu Santo, hayaani siya ng walang hanggang bagay mula sa Espiritu Santo. At kung paanong naghahasik ang tao para sa mga pagnanasa ng kanyang laman, kalaunan, ay mag-aani siya ng mga nasisirang bagay. Ang mabuhay para sa kasiyahan ng ating katawan, lahat ng ito ay maglalaho kalaunan, ito'y maglalaho. Lahat ng ito'y walang kabuluhan. Kapag natapos na ang ating buhay, masasabi mo pa ba, ah, nakakatawa, nakakaaliwat ang saya ng aking buhay? Hindi. Gaano ka man nabuhay sa mundong ito, ganun ka man mabuhay sa kahirapan o mabuhay sa pagdurusa, ay dapat mong masabi, nabuhay ako ayon sa nais ng Panginoon. Magaling, mabuti, at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamalain kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ikaw ay gagantihan ng Panginoon. Ngayon, ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay ng nararapat. Para dito ay tinuturuan tayo at inaalagaan ng Diyos. Iwan ninyo ang lahat ng para sa inyong katawan sa mundong ito at ngayon ay mabuhay tayo ng bagong buhay kay Kristo. Pagkatapos nating maligtas, yung bagong buhay ay nagsimula na. Huwag ninyo nang dalhin ang mga nagawa ninyo bago kayo naligtas. Yung mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Dapat kayong mabuhay sa inyong bagong buhay. Ang lahat ay naging bago. Umaasa ako na mabubuhay kayo sa harap ng Diyos nang walang anumang ikahihiya. Ang araw ng ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Hindi natin alam, maaari siya dumating ngayon, bukas, o bago matapos ang taong ito. Ang mga tanda na mangyayari bago ang ikalawang pagdating ni Jesus ay tapos na. Kasabihin niyo ba sa akin na mayroon pang hindi nangyayari? Ano po? Lahat ay nangyari na. Ang mga bagay na nakasulat sa Biblia, 1,000 taon na ang nakakaraan ay natupad na sa ating panahon. Paano nga natin ito may tatanggi? Huwag ninyong isipin na hindi ito mangyayari. Hanggang sa huling sandali ng ating buhay ay dapat nating nasain at mabuhay sa pagsunod hanggang sa araw na tumayo tayo sa harap ng Panginoon. Gayun po ay manalangin na po tayo. Mabagi naming Amang Diyos, salamat po sa pagtupos mo sa amin sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Sa pag-aari mo sa amin bilang iyong mga anak, sa pagpuspos sa aming mga sa amin ang masaganang biyaya at buhay sa church sa katawan ni Kristo.
Salamat din po sa paglilinis sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita at sa pag-iingat sa amin sa pamagitan ng pagpapanauli sa amin. Muli, salamat po sa iyong biyaya na nagtutulak sa amin na mabuhay para sa iyong kalwalhatian at kalooban sa pamagitan ng paggabay at pagprotekta sa amin. Pakiusap, hawakan mo po kami ng iyong Espiritu Santo, salita at kapangyarihan upang sa gayon kami na mga naligtas ay huwag iwan ng Church na siyang katawan ni Kristo. At tulungan mo po nawa kami na mabuhay bilang mga anak ng Diyos na walang anumang ikahihiya sa aming natitirang buhay at sa pakikibahagi sa kalwalhatian ng Panginoon. Naway, makatayo kaming bago at ganap araw-araw. At ipagkaloob mo po nawa sa amin ang kalooban ng Diyos, sa gayon ay makagawa kami ng husto para sa iyong mabubuting gawa at makapamuhay bilang tunay mong sambahayan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.